Pagandang hapon, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Gumapang ang takot at pagkamangha sa mga motorista sa Davao de Oro. Nang sa gilid ng highway, may namata ang dalawang king cobra na naglilingkisan. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Tila nagka-traffic jam sa highway na to sa Mawab, Davao de Oro. Wala namang nangyaring aksidente o road construction. Sa halip, may namata ang kasing dalawang naglilingkisang banakon o king cobra. I was shocked, tatakot tayo. Ano ba yung pwedeng mangyari with that snakes or sa security ba ng mga tao? Makakalas pa kaya ang mga naglilingkisang ulupong? Kuya Kim, gaano nga ba kalakas ang kamandag ng banakon? Kuya Kim, ano na? Hindi man ito tinuturing na pinakamakamandag, ang amount ng neurotoxin na meron ng isang tuklaw nito ay maaaring makapatay ng 20 katao o di kaya'y isang elepante. Ang pinakamahabang venomous snake ay ang king cobra o banakon. Umaabot ang size nito ng mga 3 to 4 meters lang. Ngunit ang nakita sa Malaysia na pinakamalaking banakon sa buong mundo ay umaabot ng more than 5 meters. Bakit naman nagilingkisan ang dalawang cobrang nakita sa Mawab, Davao de Oro? Ang ginagawa nitong dalawang king cobras na ito, yung tinatawag na mating ritual, ginagawa nila ito before sila magsimula ng kanilang actual na mating. Nangyayari ito sa loob ng forest habitat. Itong nakuhaan ng video, sa tabi lang siya ng daan, which also shows they are trying to adapt to the changing environment. Ayon naman sa investigasyon ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Mawab, mayroon pong nagmalakas loob na paluin yung ahas. Takot nila na baka marami pang madisgrasya. Yung isa po, nakatakas. Yung isa po, namatay po. Nakita po natin doon sa video na sa gilid. Hindi naman sila istorbo. Hindi po natin sila dapat patayin. Ayon po sa ating wildlife, meron po kaparusahang kriminal. Sila ay kinukonsider na nasa threatened species list. Malaki yung impact nito sa natitirang population ng mga ahas. Kung ikaw ang malagay sa ganitong sitwasyon, ano nga ba ang dapat gawin? Madalas umaatake ang mga ahas kapag sila'y natatakot. Kung may makitang ahas, huwag magpanik, huwag tumakbo at huwag munang kumilos. Baka kasi isipin nila na sudden movements ay banta o pag-atake. Magdahan-dahang lumayo sa ahas at humingi ng tulong. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo, 24 oras.